Magandang araw. Narito ang mga balita mula sa UPLB. Bagong partnership at pagkapanalo sa National Innovation Day, kabilang sa ipinagdiwang ng SESAM ngayong Earth Month. UPLB, kampiyon sa 73rd National Convention ng Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers. Bidani Partners, sumailalim sa training of trainers. Nakilahok sa pagdiriwang ng Earth Month nitong April 29 ang School of Environmental Science and Management o UPLB SESAM. Sa pamamagitan ng mga gawaing magpapalakas sa pag-aaral nito ng pangangasiwa na kapaligiran at likas-yaman. Pinangunahan ng SESAM ang pakipagtulungan ng UPLB sa National Security Council at sa Foreign Service Institute sa pamamagitan ng pagpirma ng mga formal na kasunduan. Bahagi ang pagtutulungan ito sa pagsasakatuparan ng degree program ng SESAM na PhD in Environmental Diplomacy and Negotiations. Sinundan ito ng isang groundbreaking ceremony para sa bagong SESAM Annex Building. Samantala, dumagdag rin sa pagdiriwang noong April 22 ang pagkapanalo ng mga SESAM students ng Best Innovative Solution in Transportation para sa transportation app na Compass.ph. Bahagi ang paligsahan ng 2024 National Innovation Day na pinangunahan ng National Economic Development Authority. Itinanghal na overall champion ng UPLB sa ginanap na 73rd National Convention ng Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers o PSABE noong nakaraang linggo. Wagi ang mga estudyanteng pambato ng UPLB sa Miss PSABE Pre-Professional Group 2024, Abe Amazing Race, Quiz B, Mechantrophics, Same Day Edit Video Making, at The Best Showdown. Second at third placer naman ang mga kalahok sa ABE Rama Builder Challenge, Extemporaneous Speech, at CAD Challenge. Kasama ng mga estudyante ang kani-kanilang coach mula sa UPLB Institute of Agricultural and Biosystems Engineering sa pagtitipon na ginanap sa Legazpi City, Albay. Nagsagawa ang Bidani Network Program ng 5 araw na Training of Trainers Workshop para sa Partner State Universities and Colleges o SUCs nito mula April 22 hanggang April 26. 11 SUC ang sumailalim sa workshop kabilang ang mga sumusunod. Apayao State College, Batangas State University, Bicol University, Catanduanes State University, Central Luzon State University, Central Mindanao University, Isabela State University, Laguna State Polytechnic University, Los Baños, Partido State University, University of the Philippines, Visayas, Visayas State University. Tampok sa workshop ang pagtuturo sa mga SUC kung paano ipatupad ang Bidani program sa kani-kanilang komunidad. Bumisita din ang mga kalahok sa Nagcarlan, Laguna upang mag-benchmark at makita paano isinasagawa ang Bidani strategy sa barangay at municipal level. Ang Bidani o Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement ay isang comprehensive nutrition in development strategy na layuning mapabuti ang nutrisyon ng sambayan ng Pilipino para sa pangkabuuang pag-unlad ng bansa. At yan po ang mga nakalap naming balita mula sa UPLB. Ako po si JP Aquino, nag-uulat para sa UPLB Balita.